Ang mga Flame Dragons ay ang mga espiritu na nakaraang walong pinuno ng clan ng Hokage na naniniraan sa apoy ni Reka. Bawat dragon ay may mga espesyal na kakayahan at kapangyarihan na sinusupin ni Reka kapag kinikilala siya ng dragon na iyon. Kapag ginamit ang mga ito, lumilikha sila ng mga kakaibang anyo ng apoy ni Reka. Kayang tawagin ni Reka ang higit sa isa pang dragon nang sabay-sabay lumilikha ng iba't ibang kombinasyon. Upang tawagin ang isang dragon, kailangan ni Reka isulat ang mga pangalan ng mga dragon. Karaniwan niyang ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsusulat sa kanilang mga pangalan sa hangin gamit ang kanyang kamay. Ngunit ipinakita niya na kahit hindi magamit ang kanyang mga kamay, kayang isulat ang kanilang mga pangalan sa lupa gamit ang kanyang mga paa. Ang paggamit ng kapangyarihan ng mga dragon ng sabay-sabay sa loob ng mahabang panahon ay umuubos sa pisikal pati na rin sa mental na lakas ni Reka. Una sa mga dragon ay si Saiha, ang Fireblade Engine. Si Saiha, ang mga apoy ay nabibigyan ng hugis na parang talim. Ito ay lumilitaw bilang isang kulay na talim mula sa teko sa kanyang pulso. Dahil ang mga master ng apoy ay maaaring kontrolin ang temperatura ng kanilang apoy sa kagustuhan, kayang kontrolin ni Reka ang lakas ng kanyang talim sa pamamagitan ng regulasyon ng temperatura nito. Pangalawa, si Nadare, Fireball, Dan-en. Si Nadare ay nagbibigay ng hugis sa mga apoy na maraming fireballs na maaaring paputok ni Reka sa isang sabay-sabay. Ang dami at laki ng mga fireballs ay maaaring mag-iba-iba base sa sitwasyon. Maayos niyang maipapatakbo ang mga ito tulad ng pagsasaka niya sa layo, pagmamanipula sa kanilang laki at paghahati sa isa sa maraming mas maliit na mga ito. Ang pangatlo, si Umura, ang Fire Whip Strength, Ben-en, Flame Foundation, Snake. Si Umura ay nagbibigay ng hugis sa mga apoy na parang latigo. Sa apoy na ito, ginagamit ni Reka ito sa dalawang magkakaibang paraan. Una, maaari niyang balutin ito sa kanyang braso upang magkaroon ng dagdag na lakas ang kanyang mga suntok. Ang apoy ay maaari rin gamitin sa kanyang natural na inaasang anyo bilang latigo. Kapag ginagamit ang latigo, ito ay kontrolado ng kagustuhan ng gumagamit. Pang-apat, Setsuna, ang Fire Flash, Fire Spray, Shun-en. Si Setsuna ay nagbibigay ng hugis sa apoy na parang isang biglang liwanag. Sa sandaling bumukas ito, ang kanyang mata sa gitna ng kanyang muka, ang lahat ng mga tumitingin dito ay sinusunog ng biglang liwanag sa kanilang lokasyon. Kayang kontrolin ni Reka ang temperatura ng mga apoy upang makatulong sa pagkontrol sa dami ng pinsala na natatanggap ng mga sumisilip sa mata. Panglima, si Madoka, ang Fire Barrier, Kekai-en, Flame Foundation, Turtle. Si Madoka ay nagbibigay ng hugis sa apoy na hindi mapasok ng mga harang. Ang kalikasan ng apoy ay patag dahil upang lumilikha ng harang, kailangan niyang kumonekta sa pagitan ng maraming fireballs. Ang apat na fireballs ay maaaring magproduce ng isang parisukat na harang. Ang panganim, si Rui, ang Fire Illusion, Gen-en. Si Rui ay may kakayahan sa apoy ng ilusyon na walang anyo. Sa apoy na ito, kaya siyang ishape ng apoy ni Reka sa anumang bagay. Ano man ang maisip ni Reka, maging tao o bagay, maaaring kunan ng hugis at anyo ng apoy. Sa uli, ang mga ito pa rin ay ang mga bagay na gawa sa apoy. At kapag inilabas ang mga anyo ng ilusyon, ang mga apoy na kanilang ginawa ay maaaring ipatutok sa kalaban. Ang pampito, si Koku, ang Fire Beam, Ado-en. Si Koku ay nagbibigay ng hugis sa mga apoy na parang isang beam ng apoy. Una, pinagdudugtong ang mga apoy sa isang fireball upang tipunin ang kinakailangan lakas. Pagkatapos mula sa fireball na iyon, ang mga apoy ay inilalabas sa anyo ng isang beam. Ang lakas ng atake na ito ay napakalakas na maaaring na magpaganap ng target. At ang panguli, si Reshin, nagbabago ng mga patay na kaluluwa sa nabubuhay na apoy, Flame Foundation, Phoenix. Ang dragon na ito ay maaring lusubin ang kanyang kalaban at maging bahagi ng apoy ni Reka. Ang kanilang kaluluwa o ganap na wasakin ng kaluluwa, ito ang pinakamalakas na aksyon ni Reka. Inagamit niya ito kay Yanagi nang siya ay mamatay at ginawa siyang bahagi ng kanyang apoy. Si Reshin ay si Oka, ang ama ni Reka at ni Korey. At ang huling kapangyarihan ng apoy ni Reka ay si Ana na Yagi, ang Healing Flames. Sa tulong ng kapangyarihan ni Reshin na Phoenix Flame, inabsorb ni Reka ang kaluluwa ni Yanagi upang pipigilan siya kainin ng Tendo Jigoku at sa gayon ay naging bahagi ng kanyang apoy, katulad ni Kurenai. Bilang isang Flame Angel, ang kanyang apoy ay ang ginto ng mga apoy ng kawalang kamatayan at paggaling na kayang magpagaling ng anumang sugat. Habang nasa ganitong kalagayan siya, may kakayahan siya ng kawalang kamatayan na itinatanggap ni Reka dahil siya ay kanyang apoy. Sa pag-aari ng kapangyarihan ng kawalang kamatayan, kaya rin niyang alisin ito.
habang inaagapan ang mga kaluluwang inaabsorb ng Tendo Jigoku na pinalaya ang mga ito at pinalaganap ang Tendo Jigoku. Kaya naman maaari itong ituring na pinakamalakas na atake ni Reka dahil maaaring itong payagan siyang talunin o patayin ang isang immortal na nilalang. Gayunpaman, sa pagkatalo ng Tendo Jigoku, inilabasin niya lagi bilang isang normal na tao. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.